maraming breakthrough ang maranasan natin bansa. Pangalawa, sabi nga ni Sister Nora, ay kailangan na sapagkat ang presidential proclamation connotes that this is a governmental emphasis on the celebration of the Bible. Kaya kailangan talaga sa gobyerno natin ay magkaroon ng puwang space in which the Bible must be given preeminence and prominence sa mga opisina, sa mga government offices from the barangay up to the executive department, the Senate, the Congress. Lahat po for this month ay mabigyan ang banal na kasulatan ng prominence, no? Dahil kung minsan, ang mga tao ay naghahangad na ang executive department magkaroon ng breakthrough. Ang Senado, ang Kongreso, ang Supreme Court, and down the line, isa lang talaga ang magbubukas niyan. Ang susi niyan ay ang pagkakilala natin sa kapangyarihan at paggalaw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita, ang Biblia. Napakagandang paliwanag po, ano, Bishop Leo, para sa ating mga tagapanood, no? Of course, kasabay naman ito ay nandoon din ang paggalang natin, ano, sa iba't ibang sektor, no, ng ating bansa, maaring sa iba't ibang relihiyon din, no? Nandoon po yung paggalang natin sa kanila, no? At naniniwala po tayo na Sister Cel, doon sa first paragraph ng proclamation, nilagay yan eh. Okay. Na iginagalang ang ibang paniniwala, ang ibang saloobin ng iba-ibang mga reliyon na nandito po sa Pilipinas. Napakaganda po ng proclamation na yan. Kaya talaga namang masyado tayong natuwa at nagalak, no, sa naging proclamation ito ng ating Pangulong Duterte. At sa palagay po natin, bakit mahalaga na ang isang bansa ay itinataguyod ang pagbabasa talaga ng Biblia? Merong sinasabi sa Biblia, righteousness exalts a nation, sin is a disgrace to any nation. Mm-hmm. Nasa sa Biblia ang pagsasabi kung ano ang katwiran at tama at patas. Mm-hmm. Okay. Kapag iyan ay nakikita sa isang bayan, talagang pinagpapala ang bayang iyan. At ang mga prinsipyong iyan ay nakikita natin sa Biblia. Kapag hindi natin binasa ang Biblia at hindi natin ipinamumuhay ito, nakakaawa ang bayang iyan. Kasi darami talaga yung sin, yung kasalanan. Darami ang mga masasamang mangyayari. Kasi, di ba sabi natin, the Word of God is the salt, preservative siya. Nagbibigay siya ng lasa at at preservation sa isang bayan. Kasi tinuturo niya kung ano ang tama. Dasal natin na sa ating bayan, lalo na sa proclamation na ito, lalo na sa pagse-celebrate natin, mag-uumpisa pa lang ng taong ito, sana magpatuloy na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, na ipamumuhay natin ito sa buong pagkatao natin, hindi lamang during the month. Sana araw-araw, binabasa natin ang salita ng Diyos. Kasi maalala ko uli at napaka-paborito ko ng verse na ito. Psalm 1 verse 1 to 3. Inihahalin tulad daw ang isang taong nagbabasa ng salita ng Diyos at nagmi-meditate ng salita ng Diyos araw-araw at gabi, sa isang punong kahoy na nakatayo sa isang tubigan. Mm-hmm. Ang kanyang dahon hindi nalalanta. Nagbabasa. Nagkakaroon ng bunga sa tamang panahon at lahat ng ginagawa ng taong yun, pinagtatagumpay ng Panginoon. Yan ang sikreto ng isang mabuting tao, mabuting pamilya, mabuting komunidad, mabuting bayan. At dasal natin na ang Biblia maging anchor sa bayan natin. Ma'am Nora, Bishop Leo, alam po natin na ang Bible is the most read book and the most popular of all books talaga, ang Biblia po. No? Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po kasi, hindi ba, masyado na tayong high-tech, no? Masyado ng maraming pinagkakaabalahan. Hindi lang naman ang kabataan, talaga ang bawat tao, eh, no? Pagdating dito sa mga high-tech natin. No? Nakakatulong sana, pero parang sa palagay niyo ba, nagiging dahilan ito para mabawasan ang oras ng tao sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Paano ho kaya natin pwedeng solusyonan ito? Lahat ng mga katulong na yan through the entrance of modern technology
nakakatulong yan para matuklasan natin kung ano ang kahalagahan ng Biblia. Kahit na yung mga tao sa malayong panig ng daigdig, ang access lang nila minsan ay internet. Mm. Ang access lang nila minsan ay yung tinatawag natin na Facebook. Mm. No? Lahat yan, kaya kayong mga nagpi-Facebook, gamitin nyo yan para ipalaganap ang salita ng Diyos. Mag-quote kayo katulad ng ginagawa ni Brother Eddie. Ang mga Twitter ni Brother Eddie ay laging sa salita ng Diyos. Kung may nangyayari sa bansa, tinitweet niya ito at nilalagyan niya ng counterpart sa salita ng Diyos kung ano implication, application ito sa atin. Ganun din, lahat ng modernity of technology, yan ay binigay naman ng Diyos para maggamit din sa kanyang agenda. No? Pero babalik ako doon sa tungkol sa pagbabasa, ang kahalaga ng pagbabasa. Kasi doon sa 2 Kings chapter 21, meron doon kasaysayan ng isang hari na si Manasseh. Inalis niya ang faith sa bansang Israel. Pinalitan niya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Inalis niya ang kahalagahan ng value ng morality of the people. At inano niya ng theistical type of philosophy. Pero doon sa chapter 22, may isang hari ang pangalan niya si Hosea. Ibinalik niya naman ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Sa paanong paraan? Kasi nung nire-repair nila yung templo, nakita nila sa templo, just imagine, doon sa loob ng templo, nung kanilang nire-repair, may natuklasan nila, doon nakatago pala ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Kaya nagka-wanding-wanding ang kanilang bansa. Okay. Pero si Hilkiah, kinuha niyang Bible na yan, ang scripture, dinala niya sa hari, sabi niya ito, natuklasan namin. Umiyak yung hari, sabi niya ito pala ang dahilan. Dahil nawala ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya in-order niya ang pagbabasa. In-order niya ibalik ang Biblia sa kanilang bansa. Kaya importante din po talaga na maging cautious tayo na yung purong salita talaga ng Diyos ang mababasa, nasa mga communications andyan sa mga high technology materials na meron po tayo. Kasi minsan din, nauobserbahan ko, nagagamit din ito para pairali naman yung counterpart, yung counterattack, yung hindi po maayos na pagtuturo ng salita ng Diyos. Sana po ay nasusolusyonan din po natin ito. Sa modern technology ngayon, sabi nga, we are in a WWW world, wired world. Wala ka namang ibang pupuntahan ngayon, hindi ka naka-wire. Facebook, Twitter, Pinterest, kung ano-ano, lahat na. Pero sana, even in the midst of modern technology, bago tayo mag-Facebook, mag-face God muna tayo. Okay. Wag nating unahin yung mga bagay na dapat pangalawa lamang sa ating pagmamahal sa Panginoon at paglalim natin sa Kanya. Tama. Okay, ayan. Okay, nagiging byword na po ang salitang change o pagbabago. No? Lalo na mga kasalukuyang pamahalaan. In fact, isa na itong political slogan. Pero sino nga ba ang makapagbibigay na tunay na pagbabago? Paano natin makakamit ang tunay na pagbabago po para sa ating bansa? Nabanggit natin sa simula, na hindi lamang maging kasaysayan ang pagdiriwang ng Biblia o ang consciousness ng Bible, kundi ito ay maging karanasan. We must experience the Bible, the Word of God, but more so, we must experience what and who is in the center of the Word of God, none other than Jesus Christ. Ang tunay na pagbabago, ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ay yaong makilala mo ang Panginoong Hesukristo at mabago ang buhay mo, mabago ang pananaw mo, magkaroon ka ng katiyakan na ugnayan mo sa Diyos. Kasi maraming mga tao, babalikan natin ang celebration, sabi nga natin, dapat maranasan kung ano talaga ito. Ang iba, akala nila, this is just a religious activities. This is just a churchy activity. Hindi ho. Ito po, designed by God, kahit na ang Philippine Bible Society ang nag-conceptualize ng program
ng tinatawag na content ng proclamation, pero ito po ay design ng Diyos para sa iyo. Yes. To an individual na makilala mo kung ano yon, mensahe ng Biblia, mensahe ng Biblia, ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, ang tunay na pagbabago, tunay na kapayapaan, tunay na kaunlaran, na ang kaunlaran ay nagsisimula sa buhay ng tao, at then it will be released to the community and to the nation in general. Kailangan natin makilala ang nagbibigay ng pagbabago na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo ng Biblia. Amen. Yung iba, amen tayo siya. Amen. Yung iba po kasi ang tingin nila sa Biblia parang natatakot sila. Napapaso, ano po, hindi po nila alam kapag ka nagbulay ka ng salita ng Diyos, nanalangin ka ng mataimtim sa puso mo, yung salitang niya ng Diyos ang babago sa iyo, ang magdadalisay sa iyo, ang magtuturo sa iyo ng tamang relationship sa Diyos na may likas sa bawat sa atin. So, magkakaroon ng effect ito sa ating mga buhay at talaga namang mararanasan mo ang pagbabago na hindi kayang ibigay ng tao sa iyo, pero kayang naibigay ng salita ng Diyos at ng Diyos mismo. Dahil siya ang nagsabing, siya ay salita mismo. So, ako po ay talagang nabubuhayan ng loob at naniniwala ko ang bansang Pilipinas ay tutungo talaga sa napakagandang liwanag dahil binibigyan at kinikilala na natin ngayon talaga ang patuloy na bigyang pansin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Ayan. Amen. Okay po, no? So, sa pagkakataon pong ito ay, meron pa po ba kayong mga nais idagdag? At mukha pong, para habang may oras pa po tayo. Okay. Nakakatuwa kasi pinipick up ito ng maraming mga simbahan. Mm-hmm. Upang i-advocate ang maging to increase the awareness of the Bible in the country. One for example is pwede bang magbanggit ako ng isang simbahan? Mm-hmm. Siya pwede, no? United Methodist Church. Mm-hmm. Okay. Meron silang sa January 21 is the grand finals ng Bible quiz. Mm-hmm. Na ang ginawa nila doon sa mga simbahan nila nationally, nagkaroon sila ng mga elimination rounds bawat simbahan. At ang culmination nito ay sa January 21, grand finals na ito. For 10 years, in every 2 years, so 10 times 20, the 20 years na nilang ginagawa yon. Kalain mo, na sa 20 years, yung mga kabataan nila, they continue to encourage the Bible as important in nation, in their growth, yung character building, at saka yung growth ng simbahan. So, salamat sa participation ng mga simbahan na grupo-grupo. And we pray that it will continue. Yes, meron lang akong patutuo rin na ang Biblia talaga ay pag niyakap mo at tinanggap mo, kahit wala magsabi sa iyo, ang Biblia mismo ang magsasalita at magpapaliwanag sa iyo. Kasi mayroong isang lalaki na talagang pariwaran ang buhay niya, so discouraged, so disappointed. Gusto niya niyang mamundok. Mukhang kilala ko yan, Bisha. Oo, pero ang kapatid niya ay mahal na mahal siya. At binigyan siya ng paalala. Okay. Na bago mo gawin yan, bumalik ka muna sa salita ng Diyos. Yes, yes. At binasa niya ang salita ng Diyos. Uh-huh. At hindi niya nalaman nang binuksan niya ang salita ng Diyos, ay talagang inumaga siya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At doon nagsimula ang isang paglalakbay ng isang tunay na binago ng salita ng Diyos. Mm-hmm. At amen. Ang epekto niyan ay hindi lamang para sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. At dito, sa kanyang pagbabago ng Diyos sa kanya, ay isinilang ang napakalawak na gawain. Amen. Na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mahigit na 60 nations of the world. Yes. Ang walang iba kundi ang that Jesus is Lord Church Worldwide. Worldwide. Ang lalaki na yon na talagang may mahimalang karanasan kung paano ang Diyos ay pumasok sa kanyang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanya lamang pinagbubulay-bulayan. Yes. At sinunod niya ang advice ng kanyang sister.
Of course, kilala na. Kilala mukhang kilala natin kilala yan. Natin. Oh, si Brother na. Eddie Villanueva. Yes, totoo. Sayang wala ka dito, Brother Eddie. Ako po eh, naobserbahan ko talaga siya, even in the meetings, ano po, talagang laging may sinasabi at ang naririnig mo ay salita ng Diyos. At alam ko pong yun ay hindi mawawalan talaga ng kabuluhan kasi salita ng Diyos ang madalas na binabanggit niya. Yes, the Lord. Okay, so magbabalik po tayo no, sa programa nating Diyos at Bayan para sa ilang pang mga katanungan. Kaya wag po kayong aalis mga kaibigan, dyan lamang po kayo. National Bible Month po sa temang Ang Biblia ang Pag-asa sa pag-unlad ng ating komunidad. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at sa ating paksang Biblia, susi sa kaunlaran. Bibigyan daan natin ng ilan pang mga tanong at suhestyon, no? Edward Duque, Pasig. Lubos na nagpapasalamat po kami sa Philippine Bible Society na naging daan kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ang programang Diyos at Bayan ay kasama at nakikiisa rito. God bless to all of you. Allen Mendoza ng Valenzuela. Thank you, Diyos at Bayan, dahil patuloy niyo pong itinatalakay ang Bible Week. Next time po, sana bigyan ni Pangulong Duterte ang panalangin kahit isang buong araw. Ayan. Emmanuel B. Santos ng Cainta, Rizal. It is impossible to govern a nation without the Word of God. Naalaala ko itong statement na ito ng isang leader ng isang bansa. Agree ako sa mga guests. Ang salita ng Diyos, ang pag-asa ng bansa at sa pagkilala ng Pangulo, naniniwala akong natuwa ang puso ng Diyos. God bless the Philippines. Kanonoy Ortigas Pasig. Question for Bishop Leo. Ano po ba ang pinakamagandang version ng Bible? Marami pong magandang version ng Bible. Hindi ko na babanggitin. Pero ito lang tandaan ninyo, ang pinakamahalaga na hanapin ninyo ang salita ng Diyos, hindi sa anumang mga kadahilanan, kundi hanapin nyo ang salita ng Diyos na matuklasan ninyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa inyong buhay, sa pagbabago ninyong buhay, at higit sa lahat, na magkaroon kayo ng tamang ugnayan sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Dapat magkaroon sila ng pagtuklas. Ang Diyos madaling mahanap. Mm. Hindi ang Diyos po'y nagpapahanap talaga sa sino mang humahanap sa Kanya. Nagpapatagpo, nagpapasumpong ang ating Panginoon. At mahirap po kasing iwalay ang Diyos at ang Kanyang salita kasi siya yun eh, no? So kapag ikaw ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, ano po, talaga namang yung first thing first mo, yung nagka-quiet time, nagbabasa ng salita ng Diyos kasi hinihintay mong i-govern ka nito, no, sa pang-araw-araw na gagawin mo para maging maayos. Hindi ka natitim na gumawa ng pangit mali, no, dahil alam mong govern ka ng salita ng Diyos. And I pray po na ganun magpa-govern sa salita ng Diyos ang bawat Pilipino. Amen. Hindi naman na ho siguro natin pagtatalun-talunan pa. Dahil talaga namang ang salita ng Diyos sa pasimula pa'y nandiyan na. At bumabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Bishop Leo and Ma'am Nora, no? Kasi syempre naniniwala tayo na naniniwalang ang salita ng Diyos ay nagbubunga sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasabay nito, importante kasi nagiging watchdog tayo noho ng kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, hindi ko ba? So sa palagay po natin, kapag merong mali na dapat punahin at dapat maitama, hindi naman natin kinakailang magalit, pero dapat sana maging matapang tayo na pumunta or sabihin na may mali. Ganun. Di ho ba dapat ganun yung may mga talagang naniniwala na sa prinsipyo ng Diyos? Ito po ang tinatawag natin na the prophetic function of the church. Okay. Or an individual believer in Jesus Christ. Ibig sabihin ng prophetic ay nakikita natin kung ano ang kalagayan ng bansa, nakikita natin kung ano ang patutunguhan ng bansa, lalo na sa mga national issues na nakikita natin. Tama yan. Hindi lamang maging watchful tayo. Ang tamang word dyan ay we must be vigilant. Maging aktibo tayo na ating pong ipangaral ang salita ng Diyos. But at the same time,
pinupunan natin ang mga pangyayari na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kasi yung tinatawag na the prophetic ministry ng church ay dalawa po yan. Meron pong tinatawag na foretelling, na may mga gifting ang church na nakikita nila kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero meron namang tinatawag na foretelling na dinideklara natin ang mga gabay, prinsipyo ng Diyos mula sa salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya ito po dapat nating isagawa. Nabanggit ni Sister Nora kanina na we are the light, we are the salt of society, of the world, of the earth. Kaya ito ang dapat natin. Pag nawawala ng lasa ang mundo, tayo ang asin. Pag na napupunta sa kadiliman ang ating bansa, tayo ang ilaw. Kaya ito po ay pwede natin gamitin sapagkat nabanggit din natin kanina na it is not the political power nor the political might that will bring us to where we would like to be. It is only in accordance with the Word of God in Psalm 119:102, the Word of God is a lamp unto my feet and a light into my path. Yun po ang ating dapat na laging bantayan, lagi nating ideklara, lagi nating ipagtatagumpay. Kaya naniniwala po ako na yung mga maaalat na Kristiyano po ay hindi magkikibit-balikat sa anumang mga nakikita nating hindi maganda sa ating pamayanan, sa ating bansa, bagkus sa maayos na pagpapairal ng mensahe natin, maiparating natin sa kanilang ito kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito nga ang main purpose ng Diyos at bayan. May Diyos tayo na nagmamahal sa bayan. At tayo na nakakilala sa Diyos na yan ay dapat mangalaga at bantayan natin ang ating minamahal na bayan. So, hindi tayo dapat tutulog-tulog. Sige po, Ma'am Nora, tayo dadako na sa ating closing words. Okay. So, kung meron pa po kayong nais ipahabol na pananalita. Mga kababayan, National Bible Month po sa temang Ang Biblia ang Pag-asa sa pag-unlad ng ating komunidad. Dasal natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay manahan sa ating mga buhay, sa buhay ng ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating bayan. At sigurado, pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Si Brother Eddie Villanueva po ang founding chairman, president ng Philippines for Jesus Movement. Sa simula po ay nilatag niya ang theme verse ng PGM, which is Psalm 33:12. Blessed is the nation whose God is the Lord. Ito pong talatang ito ay nailagay na po sa ating monetary, sa lahat po ng kapirahan natin na papel. Nandun na po yan, mapalad o pinagpala ang bansa na kung saan ang Diyos ay ang Panginoon. Hindi po natin maialis ito. Kailangan ibalik natin ito na siyang pangunahing pondasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Na ang Biblia na nagtuturo ng magagawa ng Diyos at kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas and for the rest of the world for that matter, ay magkaroon ng katuparan. Sabi nga ni Sister Nora ay manumbalik tayo at nanawagan tayo sa mga churches na maglaan talaga ng special emphasis for this month. Tatlong linggo na lang natitira eh. Kaya maglaan tayo ng special emphasis na kung paano natin talagang itaas, iangat ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga buhay na salita. Ganon din on the other side. Ang government ay meron ding tungkulin na lagyan ng flesh and substance itong presidential proclamation na ito. Nawa, salamat, ang DILG ay meron silang proposal. Nawa ay sa katuparan ito. Imagine, kung ang bagay na ito na ating pinagdiriwa ay maging karanasan ng lahat na nasa pamahalaan. Imagine what it can do for the country. Imagine also ang ating ipinagdiriwang na salita ng Diyos ay magkaroon ng personal
na karanasan sa bawat Pilipino. Imagine where lies our country. It is bound into the glorious divine agenda of God. Amen. Amen. I agree to that. Talaga, no? Bishop Leo and Ma'am Nora. Napakaganda po ng ating naging talakayan patungkol po dito sa National Bible Week. At labis nating ikinatuwa na ngayon ay mas mahaba na ang pagbibigay pugay natin at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ayan. Kaya maraming salamat talaga sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Mabuhay po kayo. Yes. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Naku, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva. Ako po si Celdy Guzman. Patuloy lamang kayong tumutok dito sa programang Patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. God bless you all!